Magandang umaga mga bata! So bago tayo magkaroon ng bagong leksyon ngayon, magbabalik-aral muna tayo sa ating nakaraang diskusyon. So unang bilang, sino ang gustong sumagot? Very good! So basahin muna. Patlang ay mabait na bata. So ano ang nararapat natin ilagay dito? Magaling! Ako ay mabait na bata. Pangalawang bilang. Sino gustong sumagot? Okay, Adonis. Very good. Tayo ay mga Pilipino. So, tayo ang tamang sagot. Pangatlong bilang. Tama, ikaw ay aking kaibigan. Maraming salamat, Chanaray. Pang-apat na bilang. Okay, tama. Akin ang lapis na ito. Pang-lima na bilang. Sino ang gustong sumagot? Okay, Cherry Ann. Magaling. Sa amin ang bahay na ito. Magaling! At naintindihan niyo talaga na lubusan ang ating diskusyon sa nakaraan. Ngayon, maipapakita ako sa inyo na larawan. So, ang larawan na ito ay isang buong pamilya. Ito ang tatay, si nanay, si kuya, at si ate. Okay, pakiulit nga, sino nga ito? Ito si tatay, ito si nanay, ito si kuya, at ito si ate. So, sa inyong mga bahay, ano ba ang ginagawa ng inyong mga tatay? Magaling. Ng inyong mga nanay, ano ang kanilang mga gawain? Magaling, sila ay ang tagaluto, tagalinis ng bahay, at kung ano-ano pa. Si kuya, ano ang gawain ni kuya sa bahay? Magaling. Si ate, ano naman ang gawain ni ate? Okay. So, si ate ay tumutulong rin sa gawain sa bahay. Okay. So, akin itong ilalagay dito. Ngayon, may babasahin ako sa inyo na isang maikling kwento. Handa na ba kayong makinig? Okay, so dapat makinig kayong mabuti dahil may mga katanungan ako mamaya pagkatapos na pagkatapos kong basahin ang maikling kwento. So makinig kayong mabuti at sundan nyo ang aking binabasa. Ang mag-aaral. Binuksan ni Arding ang kanyang bag. Kumuha siya ng kwaderno. Kumuha siya ng lapis. Binuklat niya ang isang aklat. Ginawa ni Arding ang kanyang takdang aralin. So, naintindihan niyo ba kung ano ang nasa maikling kwento na ito? Okay, so may mga katanungan ako. Sino ba ang basa kwento na ito? Magaling! Ang bata sa kwento na ito ay si Arding. So ano ang ginawa ni Arding sa kanyang bag? Ano ang ginawa ni Arding sa kanyang bag? So, binuksan ni Arding ang kanyang bag. Binuksan niya. Ano naman ang ginawa niya sa kanyang kwaderno at lapis? Magaling! Kinuha niya o kumuha siya ng kwaderno o at lapis sa kanyang bag. Ano naman ang binuklat ni Arding? Magaling! Ang binuklat ni Arding ay ang kanyang aklat. So, binuklat ni Arding ang kanyang aklat. Pagkatapos niyang buklatin ang kanyang aklat at pagkatapos niyang kunin ang kanyang kwaderno
lapis, ano ang kanyang ginawa? Magaling, siya ay gumawa ng kanyang takdang aralin. Okay, so ngayon, may mga salita ako rito na kinuha ko galing sa kwentong aking binasa. Okay. So, ang mga salitang ito ay binuksan bag. Pakiulit nga, binuksan bag. Kumuha kwaderno. Binuklat aklat. Ginawa takdang aralin. So, base sa mga salitang ito, ano-ano ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw? So, ang mga salitang nagsasaad ng kilos at galaw ay binuksan, kumuha, binuklat, ginawa. So, ito ang mga salita na nagsasaad ng kilos. Dahil ang ating leksyon ngayong umaga ay tungkol sa may ideya ba kayo? May ideya ba kayo mga bata? Okay, so ang ating leksyon ngayong umaga ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. So ang salitang nagsasaad ng kilos o galaw ay tinatawag rin na ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos at galaw? May ideya ba kayo mga bata? Okay. So, ang mga salitang nagsasaad ng kilos at galaw ay tinatawag rin na pandiwa. So, may mga larawan ako rito na ipapakita sa inyo. At hulaan nyo kung ano ang salitang kilos na naglalarawan sa mga imahe na ito. So, unang larawan. Ito ko na lang ilalagay. Nakikita niyo ba mga bata? Nakikita niyo? So, ano ang ginagawa ng babae sa larawan na ito? Ang babae ay sumasayaw. So, ang salitang kilos o galaw na naglalawan sa imahe na ito ay sumasayaw. So, ang babae ay sumasayaw. Pangalawang larawan. So, nagsasaad ba ng kilos ang larawan na ito? Magaling! So, ano ang salitang kilos na naglalarawan sa imahe na ito? Okay, so ang bata ay umiinom. Pangatlong larawan. So, ano ang salitang kilos na naglalarawan sa imahe na ito? Base sa inyo, nakikita ang ginagawa ng lalaki. So, ang lalaki ay lumalangoy. So, pakibasa nga ang lahat ng ito. Sumasayaw, umiinom, at lumalangoy. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang gawain. So, ito ay napakadali lamang. Nakikita niyo ba mga bata? So, ang panuto ay binugan ang mga pandiwang ginamit sa pangungusap. So, binugan lamang ninyo ang mga pandiwa or ang mga salitang kilos na ginagamit sa mga pangungusap.
Magaling! Ang salitang kilos ay nagsusuklay. Sa pangalawang bilang. Okay, Jana, pakisagot sa ikalawang bilang. Si Fred ay naligo ng maaga. So, ano ang salitang kilos na ginagamit sa pangungusap na ito? Magaling! Ang salitang kilos ay naligo. So, sa mga tatlong bilang, pakibasa o pakisagot. Roxanne, ang aking ina ay masarap magluto. So, ano ang salitang kilos na ginagamit sa pangungusap na ito? Magaling! So, ang ginagamit na pandiwa o salitang kilos ay magluto. Pang-apat na bilang, si ate ay nanonood ng teleserye. So, ang salitang kilos rito ay ang salitang nanonood. So, panglimang bilang, si kuya ay nag-iigip ng tubig. So, ang salitang kilos rito ay nag-iigip. Magaling! At naintindihan nyo na mabuti ang ating leksyon ngayon umaga. At dahil naintindihan nyo ang ating leksyon tungkol sa mga salitang kilos, may mga salita ako rito na kailangan nyo gamitin sa pangungusap. Handa na ba kayo? Okay, so ang basahin nyo muna ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw or ang mga pandiwa. So, mayroon tayo ritong limang mga salita. So, unang salita, kumakanta, naglalaba, nagbabasa, naglilinis, at gumuguhit. So, kailangan nyo itong gamitin sa pangungusap. Okay, so, sino ang gustong gumamit sa pangungusap ng salitang kumakanta? Okay, Fred? Very good! Magaling! Sa ikalawang salita, naglalaba. Sino ang gustong gumamit sa pangungusap? Idwella? Magaling, Idwella! Sa pangatlong pangungusap, nagbabasa. Sino ang gustong gumamit sa pangungusap? Irish? Magaling! Pang-apat na salita, naglilinis. Magaling! Panglima at huling salita, gumuguhit. Okay? Ricky, pakigamit sa pangungusap ng salita, gumuguhit. Magaling! So, at dahil naintindihan niyo ng lubusan ang tungkol sa mga salitang nagsasaad ng kilos at dahil marunong na rin kayo gumamit sa pangungusap, kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ninyo ang gawain ito. Okay? Naintindihan nyo? So, ang panuto ay ibigay ang mga pandiwa base sa larawan sa ibaba at gamitin ito sa pangungusap. So, naintindihan ba? So, kailangan nyo muna kunin ang mga salitang naglalarawan ng kilos base sa imaheng aking ipinakita sa inyo. At pagkatapos ninyong kunin ang mga salitang kilos, gamitin nyo ito sa pangungusap. Okay. Tapos na ba ang lahat? Okay, magaling. So, ating sagutan or i-check natin ang inyong mga sagot. So, dito sa unang larawan, ano ang salitang kilos dito? So, ang lalaki ay kumakanta. So, kumakanta ang salitang kilos. So, sa pangalawang larawan,
kalian ay kumakanta. Sa pangalawang larawan, paano niyo ito gawin sa pangungusap? Hey, si Fred ay maaga natutulog. Okay, so magaling mga bata at lubusan niyo talagang naintindihan ang ating leksyon ngayong umaga. Okay, ngayon bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Okay, so kunin niyo ang inyong mga kwaderno at ilista niyo ang aking ipapagawa sa inyong mga tahanan. So dapat makinig sa aking panuto. So ang dapat ninyong gawin ay maglista ng limang pandiwa o maglista kayo ng limang mga salita na nagsasaad ng kilos o galaw. At pagkatapos ninyong maglista ng limang pandiwa o mga